Kasabay ng pag-uwi ng mga kalapati natin. Kasabay din ng pagpanaw ni Bantam, mga kalapatids. Wala na po si Bantam, natagpuan na namin yung kanyang bangkay. Si Papa pala nakahanap, mga kalap, sa may gilid ng kulungan ng baboy namin. So, patay na. So, kwento ko sa inyo kung paano nangyari. Kasamahan niyo ako. Tara. So, dito nahanap ni Papa, mga kalapatid, sa ano, yung si Bantam dito sa gilid. Saan ba ikong dito, banda? Sa isang katimba. Dito? Dito, mga kalapatid, natagpuan si Bantam. Tapos, nung siguro mga kanina yon, mga tanghali, siguro dito possible galing, mga kalapatid, si Bantam, hindi namin na matagpuan. Pati akin, hindi ko na matagpuan. Alin? Kamanok. Anong kamanok? Yung brown, yung nag-itlog. Masan na yung manok? Wala na, namatay na. Namatay? Ayan, mga kalapas, ano, kwento ko na yung ano nangyari. So ngayon is pinabalitaan kami na may kumakalat ditong bird flu. Bird flu ba tawag lang? Peste, mga kalapatid, sa mga manok. So yung mga nakaraang araw, nagbaksin naman kami. Yung IV plus Lasota, mga kalapas, kasi kami lahat dito nagbaksin, pinatak sa mata, sa kasar. Pati kalapati, pinatakan na namin. Kaya pala, mga kalapas, biglang namatay. Ito rin yung naglilimlim dito na manok. Dito, yung manok ni Ikong. Ayan, dahil pa nga itlog yun. So, namatay din kaninang umaga, mga kalapatids. Tapos, yung malaki dito na i-unbox sana natin dati, mga kalapas, ano, yung manok ni Papa, boy, na malaki yung bulik. Namatay na din. Oh, ba't may sisiw dyan? Sisiw, dalawa. Ay, doon yun, o. Saan? Kunin mo, ilagay mo. Ayun, mga kalapatids, ano, so, nakakalungkot man, pero wala akong magawa. Kasi, ang pagkakasabi sa akin, ang peste daw is walang gamot, mga kalapatids. Ang kaya mas maganda bago magpestehan, bago wag niyo na intayin na magpeste. So prevention is better than cure, mga kalapatids. Magbaksin na po kayo ng maaga. So dito sa amin, mga kalapas, ano, okay lang 'yun. May likod pa tayo. So ganoon talaga, buti na lang nag-iwan siya ng palahi. So meron na iwan sa akin, meron din dito. Meron pa tayong Bantam Junior. Asa nga pala 'yung bullet? Meron ba tayong si Bantam Junior? Yun na lang yung palahe niya na iwan, mga kalapats, ano. Kay Tito na baka mapanood to ni Tito Ayong. Kasi nagbigay sa akin noon, galing ng ibang planeta yun. So wala na po si Bantam. So healthy lang yun. Sa ganun naman talaga siguro yung peste. Healthy lang yung mga alaga natin, pero kapag tinamaan is talagang bigla na lang bibigay, mga kalapatids. Ito pa yung huling iniwan ni ano ni Bantam, mga palahe niya. Sana maglabas pa yan. Siguro itong possible dalawang black na to. Sana maging kakulay niya at kamukha niya, mga kalapats, ano. So nilibing na agad ni Papa yung manok. Nilagay niya sa sako and then nilubog agad sa lupa kasi para di na daw kumalat yung virus, mga kalapatids, ano. Kaya hindi ko na rin, minabuti ko na hindi i-video kasi sensitibo, mga kalapatids. So biglang nag-violet yung mukha ni Bantam and then yun na, bumigay na lang bigla. Ganun palang peste shot. Comment nyo nga po sa baba kung na-experience nyo na yon at kung meron nga ba talagang gamot sa peste, kung kaya pang isurvive yung mga alaga natin. Pero itong mga to, nabaksin na namin itong mga kalapas. Huwag lang yung mga ano, sila sila berdugo, mga kalapato natin niya, kasi matitibay stamina niyang mga yan. Kasabay nun is nakauwi yung mga kalapati natin, binitaw ng Las Lap San Fernando La Union, mga kalapas. Nag day 2 yung iba. Hindi, ang nakauwi ngayong araw is 3. So bali 4 out of 12 na tayo, mga kalapati. Ano, andito sila ngayon. So ang mga napauwi natin, day 2, okay lang, mga kalapas, kahit nag day 2 ibon ko, kahit ibas nyo na ako, masaya na ako basta nakauwi sila. Kaya lang yung mga nagputek, ayun yung mga nagtubigan, o madudumi yung mga paa. So meron pa isang black check na umuwi, ayun, mga kalapas, black check din. Tapos yung isang entry sa OLR, entry ni Sir Bicol, ayan, is umuwi din. Sinamayan natin, mga kalapas, ano, pinasabay natin dun sa club, mga kalapatid. So 1, 2, 3, 4, pero tungtong Grisel hindi natin sinabayan. Doon naman sa ating ano, mga kalapatid, sa derby natin, naghihintay pa kami ng resulta. So shoutout po sa lahat ng mga nakapagpauwi nung ibon, kasi nung nag-vlog tayo kahapon is dalawa pa lang kami nakapagpauwi ni Press, pero nung hapon nag-uwian. Lima ata kami nakapagpauwi ng ibon, tigi-tigi sa lang ang pauwi namin. So doon lang ibabase ni Press kung sino-sino yung papasok sa overall sa ranking, kasi mga kalapatids, ano. Buti na lang kahit naka 2 points tayo is nakauwi ibon natin, yun ang pinaka-importante, kasi kapag din tayo hindi umuwi ibon mo, kahit 3 points pa yan. So bali wala, kasi kailangan yung ibon live, mga kalapas. Nga pala yung live na sinasabi ko, live na buhay yung ibon. Pero may iba pa pong term at may iba pa pong meaning yung live bird, na dapat simula nung unang lap hanggang last lap is nag-lock siya. Yung speed na kailangan
kailangan niya ma-reach yun, mga kalapatids. Kumbaga sa inyo is 600 or 700, kailangan 700 lagi yung speed niya kada lap. Yun ang live bird hanggang dulo, mga kalapatids. Kaya kailangan din yung ibon is umuwi ng last lap, kasi yun ang pinaka-importante. Kapag 6 points ka, kumbaga 6 lap kayo, 6 points yung ibon mo, tapos yung huling lap hindi umuwi siya, so baliwala yun. Kasi did natin talaga buhay yung ibon, mga kalapatids, at hawak-hawak at umuwi. So may good news pa ako sa inyong isa. Nakalungkot talaga, mga kalapas. Nalulungkot talaga ako. Sayang. Wala akong magawa, mga kalapatids. Ano? Ito, meron pa tayong mga bantam. Hindi tayo pwedeng mawalan ng pag-asa. Meron pa dito si, ano, si... Yung may ganito, mga kalapas, parang shrimp. Shrimp yung bunto. Tapos meron siyang balbas. And meron pa tayong natira dito na galing sa Manila, sa Bayt Pigeon. Ayan, si Talisay. And then etong si Spreketek, mga kalapas. Kinulong ko na sila. Kinukulong ko sila. Yung may sisiyon na yun, may kulungan yun doon sa kabila. Sa may kabilang side ng bahay namin, meron yung ano, scratch pen, kinukulong yun sa hapon kasi para makakain sila ng mga damo-damo kapag araw. Pero itong mga to, kinulong ko na, yun namang isang yun, nangingitlog doon, mga kalapats, kaya hindi ko pwedeng ikulong. Ito na yung mga kinulong natin, gagamitin natin sa breeding ulit nila, mga sineprepare ko lang sila. Ito yung good news ko naman ngayong araw. May good news, marami naman tayong good news. May mga umuwing kalapate. Meron pa tayong good news dahil itong ating US bird, shoutout kala Idol Capistrano, nanginginig pa ibon, no? Paano ka, nagpapakit ka ba? Para kang bibi, ha? Oh, ganyan na ganyan yung pinakita sa akin ni Sir Capistrano, na malakas ang ibon, mga kalapas, ano, sa may pakpak niya, nanginginig na ganyan, para nagbabibrator. So, nangitlog na nga pala ito, mga kalapas, itong ibon na to. US bird, dalawa, pero hindi pa natin nachecheck kung fertile ba yung kanilang itlog. Sana talaga mag-fertile yung dalawa. Para sa ganon, mabilis natin sila maparami, mga kalapas. Pagka mayroon pasabay, papa, poster ko tong mga lahi nito, yung itlog, para mas mabilis, di sila agad malaspag. At ito pang isa, yung katabing cage nito is nangitlog na rin. Itong ating babaero line na galing kay Sir Nelson Chua, mga kalapas, babaero line. Ito yung heno. Nanginginig ka din dyan, ha? Ayan, mga kalapas, may itlog din sila dyan, dalawa. So sana mag-fertile din, halos sabay sila nag-itlog, kaya sabay rin natin to i-check. After 7 days, mga kalapatids. Nga pala, mga kalapas, ano, itong mga napauwi natin na kalapati na to. So maliban lang dito sa dalawang, di ko pa nadakot yung nilinis ko, kinalat-kalat na nila. Maliban sa dalawang pa-OLR natin na ibon na natitira, itong tatlong to, ayan, na umuwi, mga kalapas, papamudmud na natin. Parang mangingitlog pa to, ha. Oh, yan, oh. So papamudmud ko na to, mga kalapas, ng mga ibon na to. So first come, first served na lang kung sino yung mga gustong magkaroon ng ibon. Itong mga nag-day 2 natin, mga sa mga gustong magkaroon ng ibon, mga kalapas, ano, ito, finisher to ng ano, itong dalawang to is finisher ng La Union, ng summer natin ngayon. Tapos ito naman, contender, tingnan natin kung ano magiging resulta. Sana naman lang pumarte, pero okay lang, mga kalapas, ano, umuwi na ibon ko, masaya na ako. So yung kay ikaw, mayroon naman siya na, mayroon pa nagbablog dun, oh. Hindi siya nagbablog. So kay ikong, ina yung nakabalik sa'yo. Isa, inarga siyang isa. Wala rin siyang napauwi, mga kalapas, pero okay lang yan. Ganyan mo makikita talaga kung ano saan ka nagkulang para sa next race. Alam mo na kung saan ka mag-a-adjust. Ang dami mong pagkukulang, nakita ko. Marami rin akong pagkukulang, aminado ko. Kaya sa susunod, pag-igiin natin ng pag-igiin, kumbaga dapat lagi tayo nag-i-improve ng sistema, lahat, bago dapat. Mag-stick lang tayo pag alam natin na talagang taon-taon, nag-champion na tayo, mga kalapas. Ano? Dito ko natapos yung video natin today. Malungkot talaga ako, mga kalapas. Bigyan ko lang kayo ng update about sa inahanap na manok, kasi alam ko yung nararamdaman din nyo, although kahit nanunod lang kayo dito sa akin is alam ko yung pakiramdam kung paano masaktan isang tao at isang nalalang. Wala ganun pa ba, tinatawa-tawa ko lang, pero makalungkot talaga, mga kas. Pero ngayon nga na dumating si Topo, sumaya na ako ulit, mga kalapas. Ay, si Pop, nakapapogi ka ko dyan, pre. Narinig lang niya pangalan niya. Pagpahawi-hawi na lang, Pop. So yun na para sa yung araw. Maraming salamat po sa panonood. Huwag kalimutan subscribe channel ko, mga kalapas, ng Homing Pigeon TV. And kaya ko ito papamudmod yung mga ibon na nandito, kasi malalagyan na yan ng panibagong mga ibon. Kasi entryhan na naman dito sa aking Pamini OLR, mga kalapas. Kung gusto nyo mag-entry, pwede nyo dalhin yung ibon dito, kaya pa-ship nyo. So ang race noon is possible December, mga kalapas, ano? June ngayon, submission. And then sa December yung anilang karera, mga kalapas. Sina natin kung pass out, kung kaya na naming manggang kahit hanggang Quezon man lang, mga kalapas, mga gumaka Quezon yan. Paunti-unti, matatarget din natin yung Tacloban na yan, mga kalapas. Maraming salamat po, tunod. Happy flying! Ingat, mga kalapatids!